Magandang araw mga kakuya, mga kaate, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpupunla tayo at magtatanim ng buto ng pechay. Sa pagtatanim po ng pechay ay kailangan lang po natin gumamit ng mga empty container kagaya ng mga microwavable na hindi na ginagamit at yung mga pinaglagyan ng ice cream kagaya po ng gamit ko ngayon. Sa pagpupunla po ng buto ng pechay ay kailangan lang po nating ibudbud ang buto ng magkakahiwalay para hindi po sila magdikit-dikit pag tumubo na po sila. So mga nagtatanong po kung saan nakakabili ng buto ng pechay ay makakabili po kayo nito sa mga supermarket doon po sa may mga nagtitinda ng mga gulay na yung mga stand po doon, doon nyo po makikita yung mga sachet ng mga iba't ibang uri ng buto.
sa pagdidilig po ng pechay, eh, kailangan pong gabi natin ito sa araw-araw dahil yung pechay po ay mahilig po ito sa tubig. Dahil pag hindi po natin ito diniligan ay may tendency po itong mabansot. After ko pong madiligan ito ay tatakpan ko po ito ng mga styro cup para hindi po siya ma-expose sa sikat ng araw. Hanggang 2 to 3 days po nakatakip po ito ng mga styro cup para hindi po sila may direct sunlight. Then after nun po ay pwede nang tanggalin yung mga styro cup. Ayan po, after transplanting, ito na po yung itsura ng mga pechay natin. Tinanggal ko na rin po yung mga styro cup nito dahil pwede na po silang i-expose sa sikat na araw. Dahil ang pechay po ay nangangailangan ng 6 to 8 hours na direct sunlight po para maging matibay po sila sa sikat ng araw. Ayan po, kung mapansin nyo, lahat naman po nabuhay, lahat ng mga tinransplant natin ay wala naman pong namatay. Dahil naisama naman po natin yung mga ugat nito. At nakarecover naman po sila ng maayos. Ayan po, after sa transplanting po at medyo nakarecover na sila, kailangan na po natin silang bigyan ng hugas-bigas. Ito lang po yung ginagamit ko sa pagpa-fertilize ng pechay sa araw-araw po dahil di po ako gumagamit ng mga synthetic fertilizer dahil makakasama po yun dahil ang kakainin po natin ay gulay, kailangan po natural po ang mga gagamitin natin fertilizer. Sa next video ko po ay papaliwanag ko po kung paano gamitin po ang hugas-bigas dahil masyado na po nga haba yung video kapag in-explain ko po yung mga benefits nito. Ayan po, diniligan ko na po yung mga pechay ng hugas-bigas. Gawin lang po ito sa araw-araw tuwing magsasayang po kayo ay diligan nyo po ng hugas-bigas. Haluan nyo lang po ng tubig ang inyong mga hugas-bigas. Dahil may acid content po yung hugas-bigas na makakasama sa ating mga pechay. Kaya kailangan natin siyang haluan ng tubig. Ayan po, kung mapapansin nyo, maganda po yung tubo ng mga pechay natin. Kahit nakatanim lang siya sa mga maliliit na plastic bottle ay tumutubo pa rin po. And then after po na madiligan natin ng hugas bigas ay ito na po yung pechay natin, lumalaki na po yung mga dahon. Ayan po, magaganda po yung mga tubo nila. Tuloy-tuloy lang po yung pagdidilig natin ng hugas bigas po sa araw-araw para mabilis po silang lumaki. And then ito na po sila, malalaki na po, ready for harvest na po ito. Ayan po, mapapansin nyo, marami na yung mga dahon nya. Ayan po mga kakuya, mga kaate, mag-harvest na po tayo. Sa pag-harvest po ng pechay, hindi po natin kailangan bunutin yung mga buong pechay po, mga kakuya, mga kaate. Kailangan lang po natin tanggalin yung mga dahon at magtitira lang po tayo ng tatlong dahon para sa susunod po ay makaka-harvest po ulit tayo. Kasi po kung magtatanim na naman po tayo ulit ay mag-aantay na naman tayo ng isang buwan kalahati bago tayo makaharvest. Sa pechay po ay mapapakinabangan natin ito ng matagal. Basta po bubuntingin lang natin yung mga dahon at hindi po natin sila bubunutin. Para po sa pang-araw-araw ay magagamit po tayo sa ating mga pagluluto, mga kakuya, mga kaate. After 10 days lang po, pwede na po ulit tayo makaharvest ng pechay, mga kakuya, mga kaate. Kaya napakaganda po ng pagtatanim ng pechay dahil ginagamit po natin ito sa pang-araw-araw. Ayan po, makapansin nyo, in-harvest ko na po mula sa baba hanggang gitna at saka meron pa ito sa pinakatuktok. Kasi kailangan pong hindi magtagal po yung mga pechay dahil titigas po ito, kaya kailangan pong in-harvest ito.
After pong mag-harvest ay niligan na lang po natin ito ng hugas bigas para mabilis po itong tubuan ulit ng mga bagong dahon. At dito po sa pinakababa, meron po akong pechay dito. Ayan po, makikita nyo, natakpan na siya ng mga sili. Hindi ko na ho ito harvestin dahil marami na po yung harvest ko. Siguro sa husunod naman po ito. Ay napakainan po talaga ng pagtatanim ng pechay. Hindi nyo na kailangan bumili sa mga talinkay. Ayan po mga kakuya, mga kaate, ito na po yung harvest ko. Ready na po ito sa pagluluto ko ng nilaga. At pwede rin po panggisa. So hanggang dito na lang po mga kuya, mga kaate. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo po mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Maraming salamat po.